Hello! Magandang araw po at magandang buhay sa ating lahat, hatid ng K-12. Sa video ito po ay akin pong i-discuss o i-demo step by steps how to log in your account for RSMS portal ng ating paaralan. At the same time, i-discuss ko din po kung ano ang mga features ng ating portal para sa ating mga bata o sa ating estudyante at kung paano ito gamitin. So, una, ang ating gagawin po ay mag-open ng internet browser o any internet browser na naka-install sa inyong laptop, sa inyong PC, or sa inyong cellphone. So, ang aking gagamitin po ay ang browser, internet browser ng Opera. So, in the address bar, atin pong itatype ang URL ng website ng ating school, rsmimaropa.com. Enter. So, ito po yung main page o front page o front site ng ating website. So, kagaya na nga ng sinabi ko po, ang ating lesson ay kung paano mag-login. So, automatic po, naikiklik po natin yung login button. So, dito sa login button, o sa login page rather, so, makikita po natin dito, user login. So, meaning, itong user page, user login page po na ito ay para po lang sa students and parents. So, anyway, i-discuss ko na rin itong part dito. Kung makikita po natin ay mayroong forgot password. So, ito po ang purpose po nito. Kapag nalimutan nyo po yung inyong password, i-click nyo lang po siya. Then, pupunta po siya doon sa another window para paghihingi ng inyong email address para doon isi-send ng system yung link to reset the password. So, may choices po dito na dalawa, student and parent. So, kung kayo po ay student, kung kayo po ay parent, so, isi-select nyo po yun. Then, enter nyo yung email address nyo, then, click submit. Okay? So, balik po tayo dun sa user login. At the same, also, ito po yung link para sa ating website kung gusto natin bumalik doon sa front page. Ito po ay para sa login, para po ito sa mga sa teachers at sa system admin. So, ngayon, akin pong gagamiting account lang po ay yung aking ginagamit na account for testing. Steady144. So, ang password. So, yun po. So, magkiklik po natin kung anong section tayo. Kung anong kayong, kung saan section kayo nakabilong. Then, select proceed. So, ito po yung pinaka main page ng student portal. So, parehas lang din po ito sa portal para sa parent. So, akin po munang i-discuss dun sa taas. So, dito po ay kung gusto niyo po mag-switch ng section, so, i-click nyo lang po yan, then update. Then, dito po sa calendar, so, kung gusto nyo po mag-schedule ng mga, gusto nyo i-schedule using this calendar, pwede po. So, alam ko po naman na alam nyo na ito. Kasi madali lang po at mayroon po ito sa mga cellphone. Then, ito po yung pag-check kung halimbawa nag-create nga kayo ng mga schedule nyo dito, makikita nyo po dito kung mayroon kayo mga pending tasks na hindi nyo po nagagawa. Then, the next one is the chat icon. So, dito po ay pwede po kayo mga bata ay pwedeng mag-chat sa inyong mga teacher, pero hindi po kayo pwedeng makapag-chat sa inyong kapwa-estudyante. Dahil ang purpose po nito ay para lang po sa communication ng teacher to student at hindi pwede yung student to student para maiwasan yung pag-uusap dito ng hindi naman dapat.
So, gamitin nyo na lang yung inyong mga messenger o in a program or system or application. So, kung gusto nyo mag-chat, so, i-click nyo lang, search nyo yung teacher nyo na gustong i-chat. For example, so, sa ako, kung gusto nyo akong i-chat, edi click nyo lang siya, then add. So, pwede na po kayo mag-start ng pag-chat-chat sa akin. Then, mag-notify po dun sa akin, then pwede rin ako mag-reply. So, next, dito sa circle na ito, na icon, so, kung kayo po ay, kagaya nito, blanco, meaning wala pa kayong picture na nakalagay o naka-set as inyong profile pic, pero kapag mayroon, ay lalabas po yun dito. So, dito po yung pag-logout kung gusto nyo pong mag-logout. Meaning, makikita nyo naman po na malalaman nyo pala kung itong account na ito ay para sa student or sa parent. Kasi makikita nyo po dito ay nakalagay student. So, meaning itong portal o itong account na ito ay para sa student. Okay, then, kung gusto po natin i-change yung ating password and username, so dito po. So, kailangan yung current password ninyo, yung ginagamit nyo muna, then at the same time, anyway, kung nalimutan nyo yung inyong current password, hindi kayo makakapag-change ng new password. So, pwede naman nating, yun nga, kagaya ng kanina, magre-reset kayo ng password doon sa forgot password. Then, at the same time, change ng username, pwede rin po kayo mag-change. So, ang required lang po ay yung inyong current username. Then, save. So, yun lang po ang dito sa upper part, right corner upper part. So, dito po tayo sa mga menus sa left part ng window. So, the first menu, which is the My Profile. So, under My Profile, so yan yung mga basic info nyo, makikita yung mga binigay nyo po dyan. Then, sa fees, kung halimbawa mayroong babayaran kayo, dito po natin makikita. Then, yung result na exam. So, ito nga po, kagaya nito. Kasi tinesting ko na po itong account ni testing, kaya nga testing siya. So, ito yung testingan ko. Nag-create ako ng assignment, nag-gine-readan ko siya sa kanyang nakuha. So, yan po makikita natin, pass or fail. Then, sa document, dito po, pwede kayong mag-upload ng inyong mga document. O kaya si teacher, pwede rin kayo, pwedeng mag-upload sa inyo dito sa inyong document. At the same time, yung timeline. So, pwede din kayo bilang estudyante, hindi pwede kayo mag-create ng timeline. Si teacher lang ang pwedeng mag-message sa inyo personally dito sa inyong portal. So, kung may message sa inyo si teacher, pwede siya mag-message dito. Hindi kayo makakapag-reply. Pwede rin siya mag-upload ng file dito sa inyong timeline. Pwede niyong i-download. So, ito po yung download icon. Okay? So, ito na yung sa piece. Okay? Wala nga po kayong kapa. Then, ito yung isa sa importante dito ngayon dahil tayo po ay online. So, pwedeng mag-set teacher ng live classes. So, kung mapapansin nyo po dito, so, nag-sting na rin ako ng kung paano mag-create ng class o live class. So, ang ginamit kong account ay yung kay Sir Wilbert kasi testing lang din naman. Then, so makikita natin dito sa status ay awaited. Meaning, pag awaited, meaning pwede po ka tayong makapag-join. So, dito po, pag-click natin ng join, so hindi na kailangan na mag-send si teacher ng ID number para kayo makapag password or login credential para kayo makapag-join sa live classes o gamit po ang Zoom. So, dito sa system po natin ngayon, ang ginagamit po pala dito ay ang Zoom application. So, kapag nakita po natin dito ay complete, meaning hindi na kayo makakapag-join. Okay? Then, class timetable. So, dito natin makikita yung ating schedule. Kung ano yung inyong klase sa Monday, kung anong oras, kung anong room. Okay po? Then, sa lesson plan, dito natin makikita yung mga file na inattach ng teacher sa subject na ito. For example, may inattach ng file si
teacher ng science. So, i-click nyo lang itong subject na ito, may lalabas dito. So, makikita nyo po dito lahat ng mga inattach niya, instruction niya, na pwede nyong i-download. Pero sa ngayon, dahil wala pang inattach si teacher, wala pa kayong makikita. So, dito nyo po makikita na may video, may word file o document na pwede nating i-download. Then, next, sa syllabus, status. So, for example, may sinet na maraming lessons si teacher. So, makikita natin dito, mamonitor natin na, ay, tapos na, malapit na pala tayo matapos sa ating mga lessons sa buong school year. Then, sa homework. So, dito natin mamonitor na si teacher ay nag-send na ng homework sa inyo. So, kapag ang nakalagay dito ay incomplete, meaning, hindi pa kayo nakasubmit o hindi pa na-record ni teacher yung inyong mga sinubmit na grade. Yun po. So, dito natin makita din ang subject, homework date, and ito yung pinaka-importante, yung submission date. So, dapat, dahil tayo ay online, so dapat ay kung maaari, sigapin natin maging on time. So, ang teacher naman ay magbibigay naman ng mahaba-habang panahon para kayo ay makapagpasa on time. So, kung mayroong inattach na doon sa assignment nyo, mayroong inattach na file, pwede natin ditong i-download by clicking this icon. Pwede nating i-view. For example, i-view natin. So, ito na yon. Makikita natin yung detail dito. Okay po. Then, sa online exam. Under ng online exam, from the word online, so, mag-create si teacher ng online exam, quiz, or periodical, or ano man po yun. So, dito natin makikita yung detail. Then, kung ilang duration, for example, 10 minutes yung, 10 questions yung kinrate ni teacher, so, pwedeng 10 minutes din yung duration. Yung attempt, so nilagyan niya ng 100, pero ang totally ang attempt lang po na required dito, every quiz, or periodical, o transaction na gagawin dito, ay isang attempt lang po. Then, so makikita natin dito, publish, result publish, meaning, kapag natapos nyo yung inyong quiz, makikita nyo kaagad yung result. Pero, advisable sa teacher na dapat ay wag munang i-publish yung result. So, dapat ay, ang status lang muna dapat ay available para hindi makita ninyo kaagad yung result. So, for example, ito, i-view ko ano. Yan. So, pag-click ko ng view, so, lalabas po ito, start exam. Pag-click natin ng start exam, automatic na mag-i-start yung countdown ng timer. Okay? For example, click ko yung start. So, yan. Question number one. So, one lang yung aking, ang dito sa testing na ito na quiz, isang question lang yung aking nilagay. Kaya, isa lang lumabas. Guys, paalala lang, kapag maraming question ang nakadisplay dito, 1, 2, 3, 4, for example, kapag nagsagot kayo sa number 1, huwag nyo po munang isa-submit, i-click yung submit. Kasi, pag kinilik nyo yung submit, matik, ang i-check lang ng system ay yung number 1. The rest, wrong answer na kayo. Okay, kaya pag-click nyo ng number 1, sagot kayo, choice nyo, select nyo yung choices nyo na yung correct answer, then click nyo ulit yung number 2. Okay, then kapag tapos na kayo ng sagutan lahat ng question, saka nyo i-click yung submit. Oh, anyway, may another button dito na click nyo lang yung next para pupunta sa next question, o kaya pwede namang by clicking the button. Bakit ka nagloko? Okay? So yun lang po. Then next, sa apply leave. Dito sa apply leave, dahil naman ngayon tayo ay online, so hindi na ito magagamit masyado. Pero kung kayo po ay, halimbawa sabihin nyo kayo absent sa araw na ito, pwede nyo rin gamitin. Mag-create kayo ng mag-add leave kayo. For example, kayo ay may sakit. Ano ba ang purpose nito? Halimbawa, may sakit kayo. So, mag-a-apply kayo yung date, yung class nyo, prom date,
Then, to date, kung hanggang kailan kayo ma-excuse. Ano yung reason? Then, i-attach nyo mismo. For example, kayo ay nagpa-doktor, nagpa-check up, o nagkasakit nga. So, i-attach nyo yung medical certificate nyo dito para valid o maniwala sa teacher na talaga kayo ay may sakit. O hindi kayo absent. Sabagay, ito naman po ay kagaya sinabi ko, dahil online naman tayo, kahit kayo may sakit, pwede kayong makagawa ng inyong mga gawain kung kaya ng inyong katawan. Pero kapag hindi, okay, di talaga mag-apply kayo ng leave. So, maliwanag po. Then, click nyo yung save. So, makikita ni teacher na may application pala ng leave si student na ito. Then, makikita, i-approve ni teacher dun sa kanyang account. So, makikita nyo dito, approved na. May yung status dito ninyo. Makikita nyo na approved. Then, sa download center. So, under ng download center, meron po tayong mga submenus, assignments, study material, syllabus, and other downloads. So, kapag si teacher ay nag-upload ng file under ng assignment, so, makikita mo nyo dito o mo dito yung mga assignment na pwede nyong reference para sa inyong assignment, mga files na pwede nyong gamitin. Then, study material o yung modules, then syllabus, pwede sa ngayon, wala pa. O yan, ito pala, mayroon pala tinisting sa study material. So, pwede nating i-download yung file na yon. Okay? Then, sa attendance. Sa attendance menu, so dito natin makikita na kapag itong number 7 na ito ay naka-red, meaning absent kayo sa araw na ito. Kung green, present, yellow, late, orange, half day, and gray, half day, a holiday. Okay po. Then next, examination. So, under na examination, mayroong 2 submenus. So, exam schedule. So, dito natin makikita yung mga ginawang exam ni teacher. So, makikita natin yung mga schedule nito by clicking this view button. So, ayan po. So, ilan ang nakalagay dito? Kung ilang item, yung assignment, for example, yung assignment na yun ay sinet ni teacher na 10 points. So, ilalagay niya dito, then, mark, minimum marks ay 50%. Kung gusto niya 50%, ay di 50 ang ilalagay. Gaya nito, 100. So, ang 50% ng 100 ay 50. Okay? Then, exam result. So, ito po yun. So, makikita niyo lahat dito yung mga pinagawa ni teacher. Kung kayo pumasa o hindi, para mag-monitor ninyo. Okay po. Then, sa notice board. Under ng notice board. So, dito nyo makikita yung mga messages din ni teacher na sinend sa inyo personally. Then, teacher's review. So, pwede nyo erase si teacher. So, yung teacher nyo lang na naka-assign sa inyo. For example, ito ay teacher ng grade 8. So, kung gusto nyo mag-rate, click nyo itong add button. So, 5 star ba? O ano? Nasa inyo. Then, short comment. So, ito po ay required. So, pwede nyo sabihin kung anong gusto nyo sabihin na maganda. Pero, para sa akin, kung maaari, ay yung maganda na katanggap-tanggap na comment ang ating ilagay para naman mapasaya natin ang ating mga teacher at huwag natin itong gamitin na paraan na dito natin ilalagay yung mga comment na masama kung tayo ay galit sa ating teacher. So, paalala lang po yon, kung maaari ay maging maayos po yung ating pagko-comment. Kahit baga ang nilagay po natin ay 1 star, okay lang po yon. So, encourage natin si teacher, kung maaari, nasa atin po yon ang makakapasaya sa ating teacher. So, yun lang. Then, click nyo yung save. Ang dami kong sinabi ano. So, then, library. So, sa under ng library menu, mayroong 2 submenus which is books and book SU. So, dito sa books, makikita natin dito yung list ng mga books na available sa ating library. So, ito ay hindi pa updated kaya yan pa lang ang laman. Then, book issue, for example, mayroon kayong hiniram. So, si librarian,
ay i-issuehan kayo gamit itong system para ma-record yung inyong paghihiram. At makikita natin dyan kung kailan dapat nyo i-return. Okay? Return date, due return date, and issue date. Yun lamang po. At pahabol pala, kapag kayo po ay magsasubmit na ng inyong mga output dahil sa aking subject, itong portal na ito ang ating gagamitin. Kasi yung ibang co-teachers ko ay hindi po ito ang gagamitin. Mayroon silang sariling gagamiting application kagaya ng Edmodo and Google Classroom. Pero sa ICT subject, ito ang aking gagamitin. For example, kapag nagpa-activity ako na kailangan ko ng output na isesend nyo sa akin sa, na true file o kaya ay picture, dito nyo po isa-submit online. So, i-click nyo yung document ng under ng profile, document tab, then mag-upload kayo ng file. For example, tapos na kayo sa inyong a coding program. I-save nyo dun sa notepad kaya sa Microsoft Word, pero ang ating kasing gagamitin ay notepad or any text editor na doon tayo mag i-edit ng ating mga code sa HTML. So, kapag tapos na kayo, i-upload nyo dito yung inyong mga output. So, click nyo yung upload. So, yung title, for example, assignment number 1 for Sir Nolan. First grading. Okay? So, assignment number 1 for Sir Nolan, first grading. Then, i-click nyo itong part na ito para mag-attach ng file. For example, i-attach nyo yung file na gusto nyo i-attach. Okay po? Then, for example, i-attach mo yung saan dito? So, itong icon na ito, i-attach ko. I-attach nyo pala. Pag then open. So, then, i-save ninyo. So, pagka-click ng save, yon. Nag-save, record save successfully. So, mapapansin nyo dito, may nakita na ako dito. So, assignment number 1 for Sir Nolan first grading. So, pwede ko kayo, then, kapag mag-check na ako ng inyong assignment o ng inyong mga output, ida-download ko ito. So, titingnan ko kung talagang tama din gigridan ko. Then, makikita nyo doon sa inyong, sa result ng exam kung ako'y nag-rate na dito sa exam result, makikita natin dito yung kung kayo ay, kung ilang points yung aking binigay. At doon sa under ng homework, so makikita nyo na dito, completed na. Okay? So, ganun lang mga minamahal kong mga estudyante sa ICT, grade 8 and grade 9. So, I hope na nakuha ninyo lahat ng aking diniscuss kung paano gamitin ang student portal gamit ang ating system na RSMS, which is Reliable School Management System. So, yun lamang po. Maraming salamat. At ingat po tayong lahat. At umaasa ako na tayo ay magiging ligtas sa tulong ng ating Panginoon sa banta ng COVID-19. Thank you.